Babalik tayo sa pagiging mga komedyante ninyong dalawa. Kailan nyo ba na-discover na magaling kayong magpatawa at pwede kayong magpasaya ng mga tao? Sa akin, naramdaman ko nung ako'y bata ako. Pagka may mga harapan, nagkikwentuhan. Pero atawa sila sa akin, sabihin nila, oh, bakit pagka, kasi ito pangalan ko talaga sa totoo, hindi naman long eh. Bobet, kung tawagin ako sa amin. Sabula. Bakit si Bobet pag binitawan yung gano'n, nakakatawa kahit ano, gano'n, hindi ko naman pinapansin. Tapos naramdaman ko na lang, pagka mayroong harapan palagi. Kalumpit o to, kalumpit. Sa kalumpit, no? Tinatawag ako ng mga barkada ko, tawagin si Bobet, tawagin yun. Sabi ko, bakit? Kwento mga uli yung gano'n. Kasi naramdaman ko, ba, ba't nakakatawa ba ako? Nakakatawa ka. Kasi dire-diretso ko na. Pero nakakatawa pala ako. Pwede, sabi ko, pwede. Ako naman nagsimula sa pamilya ko. Kasi mahirap ang buhay namin eh. So ang ginagawa ko, pinapatawa ko yung mga kapatid ko, yung mga kapatid ng nanay ko, yung mga tiyuhin ko, hanggang nagiging paborito na ako ng mga tiyuhin ko. Tawagin mo nga si Edwin. Edwin kasi ano man ang nickname ko, para mapatawa tayo. Tapos hanggang sa nag-high school na ako, college, yung mga kaklase ko, tuwan-tuwa sa akin. Meron akong kaklase na nagsabi sa akin, si Teresa Rivera, wala na siya ngayon sa malangit tawa. Sabi niya, bakit hindi ka mag-komedyante? Eh, pero wala naman sabing artistang lahi. So, hindi ko iniintindi. Yung pala, thank you, Tess, mangyayari pala yung sinasabi niya, magiging destiny pala ng buhay ko. Kumbaga, nagdilang anghel siya. Nagdilang anghel si Tess. At saka, alam mo, ako naniniwala na ang komedyante, pag silang mapupo pa lang, eh talagang nakakatawa ka na kasi nasa puso mo na ang magpasaya ng tao. Mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Totoo yan. At saka ang pagpapasaya kasi para sa amin, hindi naman para sa sarili mo eh, para sa ibang tao. Natutuwa ka dahil maraming natutuwa sa ginagawa mo. Yun.